nandito nga kami sa school kung saan ako graduate ng elementary. Graduation kasi ngayong araw dito at ako nga ang naisipan nilang gawing panauhing pandangal. Medyo na late pa nga kami ng dating. Paano ba naman hindi ko makita yung isang kapares ng heels ko, Naksyota? At pagdating nga namin doon ay mainit nga akong sinalubong ng mga dati ko pang teachers, principal, kapitan at syempre yung iba pang mga guests. Sama ko nga ngayon si nanay at yung dalawa kong kapatid na si H2 at si Diche at nagulat pa nga ako ay binigyan nga sila ng seats dito din sa taas. Sobrang nakakatuwa nga bumalik dito sa Tila Payong Elementary School dahil kitang kita ko yung malaking pagbabago dito. Pangtuwa nga rin ako sa mga bata dito dahil kilalang kilala nila ako at kanina pa nga sila nagsisikawayan sa akin. Kami nga ay nagsidati nga na rin tumama kasama ko sa stage at nagsalita na nga rin tong si kapitan. Sobrang nakakatuwa nga silang pagmasdan dahil talaga naman nagwa-flashback yung memories ko nung ako din ay gumagraduate ng elementary. Share ko nga lang sa inyo, abay nung graduate nga ako, grabe nga yung iyak ko nun. Kung makaiyak at makayakap pa mo ako nun sa nanay ko, akala mo talaga valedictorian, Naksyota. Pero nung mga time nga na to, kahit hindi ako kasamang gagraduate, eh talaga naman naluluha ako sa kanila. Ramdam ko kasi kung gaano kasaya ang mga magulang nila ngayon. Sabi nga sa kanila, eh wag muna silang mag-ubos ng luha ngayon dahil Diyos ko, marami pa silang iiiyak. Noong nakita ko nga yung mga nanay na nagsisiiyakan, eh bigla ko nga naalala yung nanay ko. At alam nyo ba guys, nung elementary ako, graduation lang ako nasamahan ng nanay ko sa school. Busy kasi yung nanay at tatay ko noon, tapos si Diche nga ay nagka-cancer pa. Kaya naman ayun, natuto talaga akong itaguyod ang sarili ko. Abay ako ang naghahanap na sasakyan ko papunta ng school, ako din ang naghahanap ng sasabitan ko pa uwi. Sobrang hirap kasi talaga ng buhay noon at hindi talaga namin afford kumuha ng service. Pero mas hindi namin afford kumuha ng sasakyan. Ay grabe, lagi ko nga naikikwento sa mga kapatid ko. Eh lahat ka ako ng hirap eh napagdaanan ko nung elementary student ako. Pero sobrang thankful na din ako kasi hindi yun na experience ni Ditchie at ni H2. Natandaan ko pa nga dati sa sobrang kabisihan nila nanay at tatay, eh ako na yung nagbabaon ng sarili ko. Ay Naksyota, paano ko ba namang hindi makakalimutan yung mga binabaon kong kanin nun? Eh kung minsan panis na, pero madalas maraming langgam. Speaking of mga Girl Scout, may kwento pa ako sa inyo, Naksyota. Abay, meron pa ako naaalala noong mga panahong gusto ko rin sumama ng Girl Scout. Niyaga naman ako sumama ng nanay at tatay ko, kaya lang yung sinusuot kong pang Girl Scout miniskirt. Paano ba naman hindi magiging miniskirt? Eh yung sinusuot kong pang Girl Scout grade 4 na ako nung grade 1 ko pa yun ginagamit. Mas malapit pa nga yun maging kulay dilaw dahil sa tagal ko nang sinusuot. Diyos ko, kasakit yung biyene. Natatawa na nga lang sila nanay at tatay sa akin kapag ka naikikwento ko yung mga karanasan ko nung elementary ako. At aminado naman sila na ako daw yung pinakakawawa, Naksyota. Pero sabi ko nga, ganun talaga ang buhay dahil mas ma-appreciate mo nga lahat ng biyaya kapag ka pinagdahanan mo lahat ng hirap. Kaya alam ko na kung bakit ganito ako ka-grateful sa life ko ngayon dahil kahit maliit at malaking bagay ay pinagpapasalamat ko talaga sa Diyos. Kaya naman talaga ang sarap balik-balikan dahil makikita mo talaga na paunti-unti ay may nagiging progress pala sa buhay mo. Abay, sino ba naman mag-aakala kahit ako hindi ako makapaniwala na minsan pala eh makukuha kong tumayo sa harapan nila ngayon. At Diyos ko, ganito pala yung feeling kapag ka nagsasalita ka na sa harapan ng mga tao. Noong ako kasi estudyante at gumagraduate din na ganyan, tapos may mga bisitang nang katatagal magsalita, eh talaga namang imbyerna ako. Aaminin ko naman sa inyo na hindi kasi talaga ako matyaga makinig sa mga ganyan, kaya kung hindi sila makikinig sa akin, maiintindihan ko naman sila. Charis. Pinaghandaan ko nga ng bongga itong speech ko sa kanila dahil syempre mga bagets pa lang yan, kailangan maiintindihan talaga nila. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako nagsabi ng Naksyota. Actually, sobrang simple nga lang ng message na sinabi ko sa kanila at shinare ko lang talaga yung mga journey ko sa pag-aaral at syempre sa pagtatrabaho ko din. At sa pagsasalita ko nga ay hindi nga maiwasang maging emotional ng nanay kong si Angeline Mapagmahal. Abay, naaalala niyo siguro yung pang Girl Scout na pinasusuot niya sa akin na sobrang liit. Naksyota. Alam na alam kasi ni nanay kung ano yung mga hirap ko pagdating sa pag-aaral, lalong-lalo na sa pagtatrabaho ko at pag-iibang bansa. At buti na lang talaga, eh sa likod ko siya nakaupo kasi kung nakikita ko siya sa harapan ko, eh baka nagngangawa na rin ako dito. Actually guys, sa likod talaga ng camera, eh marami pa talaga kayong kwentong hindi nalalaman tungkol sa akin. Isa na dun ay yung dati po akong lalaki. Charis! Pero hindi, dahil unti-unti ko na kasi nakakamit yung mga bagay na inaasam-asam ko noong mga panahong ako'y nag-aaral pa lang. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako honor student noon, pero maparaan lang talaga siguro ako. Pero higit sa lahat, ay nakikinig talaga ako sa nanay at tatay ko. At kung hindi siguro ako nakinig sa mga magulang ko, ay Diyos ko, apat na siguro yung anak ko. Charis. Sabi ko nga sa mga magulang na nandirito, ay Diyos ko, malayo-layo pa ang biyahe nila, pero saludong-saludo ako sa mga sakripisyo nila para sa mga anak nila. Kaya naman gusto ko rin magpasalamat sa mga dati kong teachers na hindi talaga ako nakalimutan. Bay, paano naman hindi nila ako makakalimutan? Ilang beses ako nag-guidance, Naksyota.
Matanong ko lang sa inyo, nasubukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo, itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. Higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan, ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May Color Game, Toss Coin at iba pa. Itong Color Game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at dun nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag-cash in at mag-withdraw dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!